Mas than more, Diyos ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa iyo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalan sa iyo. Kailan ko pa kayo matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes, sa ating huling linggo ng paghahanda bago pumasok sa mga mahal na araw at ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa nang lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin po natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni Esther Elepano para sa mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Gayun din sa mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawa ng sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon,
mula sa bundok ng Hor. Nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na iyon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inaalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadala ng Panginoon ng mga mandag na ahas at sino man matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moses. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moses at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na taso. Ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa at hilahil. Pagkat ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong tinayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon. Panginoon, daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matungayan. Nang sunod na lahing di dumaratal, ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat po ay magsitayo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Pag-asik ay ginawa ng buong gulong dakila upang tanay sumagana. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudiyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan nang siya'y nagsalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang,
Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Maraming nakarinig nito at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ikaw ba ngayon nakararanas ng kawalang kasiguruhan sa buhay? Yung tipong hindi mo alam kung anong mangyayari. Maaaring ang iba sa atin ay may sakit, ang marami sa atin may problema, at ang mga bagay na ito'y nagdadala sa atin ng kawalang katiyakan. Inuulit po ng Panginoon sa mabuting balita ngayon, ako'y si ako nga. Yun po'y mahirap unawain. Pero ito'y padalawa sa bahagi ng Biblia na lumabas. Una itong sinabi ni Yahweh kay Moises sa lumang tipan. Sa nagliliyab na halaman, lumapit si Moises at ang sabi niya, anong iyong pangalan? Ang sabi ni Moises, ako'y si ako nga. Sabi ng mga dalubhasa sa pagbanggit ni Jesus sa bagong tipan sa mga salitang ako'y si ako nga, sinasabi niyang ako'y Diyos at ako ang bahala. Yun ang kalimitang hindi natin nauunawaan. Iniisip po kasi natin na ang lahat sa buhay na ito kailangan tayo ang gumawa ng paraan. Totoo naman iyon sa isang banda. Aba, ipagka wala kang maibayad sa kuryente at sa tubig ngayong katapusan, ay 28 na ngayon, ay pag wala kang uutangan, wala kang maibabayad, gagawa ka ng paraan. Totoo iyon. Pero sa maraming mga pagkakataon sa buhay, sinasabi po ng Diyos sa atin, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. At dapat po'y inuulit-ulit natin yon sa ating sarili. Ang Diyos ang bahala. Kaya nga tayo'y naririto. Marami sa atin ay nagmimithi na baka maayos na ng Panginoon ang aking mga pinagdadaanan. Matapos na ang aking mga problema. Gumaling na ako sa aking karamdaman. Pero mga minamahal, patunay ng Diyos na siya ang bahala. Minsan, hindi agad sagot ang kanyang ibinibigay sa ating hinihiling. Baka po iniisip ninyong Panginoon, matapos na po sana ang aking problema, ay baka ang sagot sa iyo ng Panginoon ay, huwag kang mag-alala at pahahabain ko ang iyong pasensya. Dahil pagkatapos naman ng misang ito, hindi naman tapos ang ating problema lahat. May utang ka pa rin mamaya. Magkagalit pa rin kayo ng iyong asawa. Ichinichismis ka pa rin ng iyong kapitbahay. Wala namang mababago. Pero kung paniniwalaan mo ang Panginoong ako'y si ako nga at ako ang bahala, inaalis niya ang ating labis na pag-aalala. Inaalis niya ang ating labis na takot. Inaalis niya ang ating labis na kawalang katiyakan. At sana po yun ang inyong hilingin sa pagpunta dito. Hindi yung matapos ang problema. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag ipinagdasal niyong maubos ang inyong problema, ay di namatay lahat ang inyong kapitbahay? Ay di naubos ang inyong mga kasama sa bahay? Ayan ang mga problema eh. Ang inyo pong hilingin, Panginoon, pahabain niyo po ang aking pasensya. Panginoon, palalimin mo po ang aking pagmamahal. Panginoon, makapagpatawad po sana ako palagi. Yun ang hilingin natin.
sapagkat kahit anong gawin natin, hindi babait ang inyong kapitbahay. Hindi natin kontrol ang mga taong nakapaligid sa atin. Kahit ikay maghapot magdamag na magpaliwanag sa iyong anak, hindi yan mababago. Ang baguhin mo yung iyong pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa iyo. At dun pumapasok ang Panginoon. Ako'y si ako nga. Huwag kang mag-alaala. Ako ang bahala. Eh anong kailangan? Eh di ang ating pagtitiwala. Ibigay niyo lahat sa Diyos ang inyong pagtitiwala. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 167, ang ating lokal na katesismo dito sa Batangas, si Jesus, totoong tao at totoong Diyos. At sigurado iyon. Yun ang katotohanan ng alam ni Jesus ang iyong pinagdadaanan. Bakit? Tao siya eh. Siya'y hindi Diyos lamang. Siya'y naging katulad natin. Alam niya rin ang magutom. Alam niya rin ang tuksohin. Alam niya rin kung paano magalit. Kaya sa mga sandaling pinanghihinaan tayo ng loob, tama lamang na tumawag kay Jesus sapagkat unawa niya kung anong ating pinagdadaanan. Kung wala kang kasiguruhan, kung wala kang katiyakan dahil sa mga pinagdadaanan, si Jesus laging sigurado, laging tiyak sa iyo. Dahil ang pangako niya, ako'y si ako nga at ako ang bahala. Sa kung ano man po ang ating pinagdadaanan, sa kung ano man po ang ating dinadala ngayon, hilingin natin kay Jesus sa banal na komunyon. Siyang tatanggapin natin mamaya, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon. Pahabain niyo po ang aking pasensya. Palalimin niyo po ang aking pananampalataya. Palaguin mo ako sa pagmamahal upang tulad mo, ako'y makapagtiwala ng maayos sa kalooban ng Diyos. Sa aking paniniwalang kayo po si ako nga at kayo ang bahala. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya, sa pamamagitan at kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Tili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayat sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sana alam at patawarin mo kami sa aming mga asala para na pagpapatawa namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpupunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Akong dapit na po bagong salo-salo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Papatuloy ang ating araw-araw na pagpapakumpisal. Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Wala pong kumpisal sa Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Kayong lahat ay inaanyayahan din tuwing Biyernes sa ating Estasyon ng Cruz, alas 3 ng hapon. Ang mga aklat dasal na available sa ating mga tindahan. Ikalima, ngayon pong darating na Sabado, unang araw ng Abril at unang Sabado ng buwan, ating isasagawa ang ating prosesyon sa parangal sa Mahal na Birhen sa alas 5:15 ng umaga. Ito po isisimula natin dito sa ating Fountain of Hope. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po'y magdala ng puting panyo at ng kandila. Gayun din po, ngayong darating na Linggo, sisimula na natin ang mga mahal na araw sa pagsisimula ng Linggo ng Palaspas. Ang atin pong mga schedule ngayong mga mahal na araw ay nakapost na sa ating Facebook page at meron tayong malalaking tarpaulin sa paligid ng shrine. Kayo po sana'y magabayan ng hanay ng ating mga gawain. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, magkakaroon tayo ng isang car-raffle program. Ito po'y tulong natin sa mga scholars si Padre Pio. Sa halagang 500 pesos na mabibili sa paligid ng simbahan, na dyan po ang ating grand prize. Kayun din sa pamisahan at sa main store, sa opisina, mananalo na kayo. Makakatulong pa kayo sa ating mga scholars. Sa ngalan po ni Father Oka, kami nagpapasalamat sa inyo, humihingi ng tulong at nag-aanyaya na kayo'y makiisa sa mga gawain sa pambansang Dambana. Inaasahan naming pananatilihin ninyo
ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at itong kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at itong kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.